ulito dito sa aking channel, kung saan ang pinag-uusapan natin ay business, investment, at yung mga bagay na makakatulong sa atin para magkaroon tayo ng financial breakthrough, okay? Or financial transformation. Okay, so kung bago ka lang sa aking channel, napadaan ka lang, please make sure to subscribe and pakihit mo na rin yung bell icon para wala kang miss, okay? So, napakaganda na i-discuss natin, kaya please stay tuned, relax ka lang dyan. Dahil dito sa video na to, na i-discuss natin, malalaman mo kung paano mag-manage o mag-handle ng pera wisely. Okay? So, let's go! Okay, first in the list is ubos biyaya, or yung tinatawag nating short-term thinking, short-term mindset. Okay? Ito yung karamihang sakit ng mga Pinoy, di ba? Kaya nakikita mo, ang dami pa rin mga pulubi, ang dami pa rin mga naghihirap, at saka namamatay ng broke and poor dahil sa ganitong klase ng thinking. Although sa panahon ngayon, dapat wala nang ganyan dahil napakarami ng available na business, negosyo, tsaka mga investment vehicle na pwede nating gamitin, diba? Para magkaroon tayo ng magandang buhay. Okay? So, dapat dahil sa kulang nga tayo sa education, sa financial education, hindi natin pinag-uukulan ng pansin kung paano natin palalaguin yung pera natin, yung financial literacy. So, nauubos yung perang pinaghirapan mo ng walang saysay. Okay? So, kadalasan, pagka nakahawa ka ng pera, one day millionaire lang, di ba? Bili dito, bili ng ganon, kain dito, kain doon, di ba? Kasi masarap kumain sa labas, di ba? Tapos, feeling rich ka. For one day, two days, three days, afternoon, wala na. Okay? So, yun yung sakit ng mga Pinoy. Okay? So, dapat maiwasan natin yan. And then, number two is, kailangan nating matutong mag-set ng financial goal. So, paano ba tayo mag-set ng financial goal? So, for every salary, for every income na nahahawakan mo, dapat meron kang goal kung para saan yan. Okay, para saan ba yung kinita mo for this month, diba? So, ano bang gusto mong bilhin doon? Ano bang gusto mo, saan ba pupunta yon? Kung meron kang investment, kung meron kang inaay na bilhin, for example, bibili ka ng isang lupa or isang bahay, diba? Dapat yung kinikita mo, continuously, nasisave mo siya para madala mo siya o maipon mo para doon sa goal na pinag-iipunan mo. Kung ano man yun, di ba? Kung lupa man, kung bahay, kung kotse, at least nakakaipon ka. Magkakaroon ka ng asset, okay? Or real estate, so bahala ka. At least meron kang goal, meron kang financial goal. Hindi yung bibilin mo lahat ng gusto mo ngayon, and then kinabukasan, wala na. Okay? Short-term thinking. Okay? So, ang kagandahan nun, kung meron tayong financial goal, merong direksyon yung pera mo, kung saan papunta. Okay? At ang mangyayari doon, since may direksyon, alam mo na may pakinabang na nangyayari dun sa kinikita mo. Okay? In the near future, kung yung pera mo yun ay nalagay dun sa goal, ginamit mo para dun sa goal na yon. Siyempre, ikaw rin naman ang makikinabang. Okay? So, number three is kailangang matutong mag-organize. Kung meron ng direction yung pera mo, alam mo na kung saan siya papunta, dapat alamin mo din kung paano siya i-organize. Okay? So, kung ang goal mo for this year ay bumili ng kotse, okay? So, ngayon pa lang, dapat pinag-iipunan mo na siya. Kasi pag hindi mo nakuha yung desired amount mo, pambili nung goal mo, ang mangyayari niya, mangungutang ka na naman. Diba? So, masisira yung goal mo.
dapat ang goal natin dito, purpose natin dito ay makapag-ipon ka at ma-invest mo or magawa mo yung bagay na yung pera mo magkaroon ng direction. Okay, hindi basta-basta magagastos mo, kinabukasan, wala na. Okay, so dapat marunong tayong mag-organize ng pera. Okay? So, next is, dapat marunong tayo ng proper tracking of spending. Okay? Proper tracking of expenses, I mean. Yung expenses natin, ano ba yung mga expenses dito sa bahay? Meron may Ralco, may internet, may tubig, di ba? Tapos bukod pa yung food, tapos bukod pa yung binibili natin para sa ating mga health supplements, di ba? Ganon din sa labas ng bahay, pag lumabas ka, kailangan mo mag-commute kung wala kang kotse, kung meron naman, kailangan mo magpagas, yan. Tapos kung employee ka at kumakain ka regularly sa labas, so yung food allowance. So lahat yan considered expenses, okay? So dapat natatrack mo yung expenses mo at hindi lang expenses, lahat ng lumalabas, ganun din ang pumapasok, okay? So yung income mo na pumapasok plus yung expenses mo, at the same time, pati yung budget na rin. Okay? So, kumbaga, lahat ng pera na lumalabas at pumapasok, dapat alamin mo yung total flow ng pera mo. Okay? And then, last but not the least, number 4, prioritize budgeting. Okay? So, meron akong video na ginawa few months back about budgeting. Okay? Yung proper budgeting. Pero for the meantime, paano tayo mag-budget? Ito yon. So, instead na kumain ka sa labas, pupunta ka ng mall, since galing ka naman sa bahay, kumain ka na sa bahay, di ba? Para iwas gastos. Okay? And then, kung mahilig ka sa milk tea, pwede na rin siguro once a week lang or once a month para mas tipid. O kaya naman, mag-DIY ka na lang, di ba? Bili ka na lang ng tsaa, and then lagyan mo ng Burr brand na gatas or any gatas na meron ka sa bahay. Oh, pwede na yun. Lagyan mo ng ice. Oh, di ba? At least nakagawa ka na ng sarili mong milk tea. Okay? So, medyo mag-improvise tayo ng mga bagay na mapapakinabangan natin instead na bibiling pa natin. Okay? So, budget pag kami oras. Pag may time. Okay? So, sana meron kang natutunan sa ating short video tutorial for today kung saan pinag-aralan natin yung right or proper management ng pera. How to handle money wisely. Okay? So, thank you for watching and I hope to see you again tomorrow for another video dito sa ating channel. And bye-bye! God bless!